Good morning guys, meron na naman tayong bagong panibagong project na i-install ngayon na satellite phone. Kung tawagin natin, Iridium Satellite Telephone Communication. Ginagamit ito sa Citadel. Ibig sabihin, pag sakaling merong anti-piracy o piracy na pupunta rito sa barkoy, mga pirata. So doon kami pupunta sa Citadel at the same time, ang gagamitin natin communication itong install ko ngayon. So bago nga pala ang lahat, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe dito sa video ko. Then, paki-like na rin at saka paki-share. At nahigit sa lahat, paki-pindot na rin yung notification bell para every time na meron akong video, ma-update kayo. Halika, puntahan natin para mag-install tayo. Tuturo ko sa inyo step by step muna. Pakita ko sa inyo yung mga parts, kung anong gagamitin, at hanggang sa matapos, hanggang sa ma-accomplish natin itong project na bago kong project. So, ito yung mga gagamitin nating equipment. Ito yung satellite, Iridium satellite. Yan. Satellite phone. Ito yung mga parts niya. Ay, kakabit natin siya rito. Yan. Kakabit natin yan. Tapos, at the same time, ito yung pinaka-holder. Kakabit natin to sa poste. Yan. Kakabit natin dito. Yan. Yan. Kakabit natin dito. Tapos, ito yung pinaka-holder. Yan. Then, ito yung coaxial cable. Coaxial cable. Kakabit natin sa pinaka-main line to ng Iridium cable na cable na gagamitin natin. At syempre, ito yung telephone. Ito siya. Ito siya. Makita nyo. Wireless telephone. Latest model siguro to. Yung iba kasi handset eh. Kasi ito yung pinaka receiver nya. Transmitter receive nya. Ito yung wire nya. Simple lang. Simple lang connection nito. Battery operated to. Ito pin at the same time, ito na rin charger niya. Ito yung mga accessories niya nga pala. Yung mga accessories niya. So, hindi naman tayo maliligo kasi simple, simple basic lang to. Para lang tayo nag-install ng telepon sa bahay. Ganun lang. Kaya lang, ang complicated lang dito. Ito. Ito yung pinaka-satellite antenna niya. Yan. Yan ang satellite antenna niya. Ito yung mga accessories. Yan, kung makita nyo. Iridium. Yan. Mga accessories. Yan. Tapos may manual din siya, siyempre, of course. Ito. At the same time, bago ang lahat, siyempre, para ding ano to, para ding cellphone. May SIM card. Pakita natin sa inyo yung SIM card. May address to. Hindi tayo basta-basta makaka punta rito. So, ito yung SIM card niya. Parang cellphone lang din, di ba? Oh, kita nyo. Kaya lang ito, may number, cellphone number to, parang telephone number din to. At the same time, may mga password to. Yun, hindi, out na ako doon, hindi ko na alam yon. Ang magbibigay yon, yung company na, ibibigay kay kapitan. Wala tayong access para makatawag dito kasi confidential lang number nito. Siguro, kung bibigay ni kapitan, pero sa kanya lang ang ano nito, ang pinaka-access nito kasi may mga pin code to. Pag dumayal ka sa labas, tatawag ka sa owner, tatawag ka sa kung ano yung sa authority, kung hinahabol kayo ng pirata, insert natin dito to. Sila na bahala mag-insert nito. Kung sakali, ako na rin. Pero ito, importante to, kaya kailangan itago ito. Itago natin. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi yung iba, dati, yung malalaking ano, walang ganito. Pero yung latest model to. Tuloy ngayon lang ako nakapag-install ng wireless eh. Na-install ko kasi puro mga ano na, parang telephone sa bahay, ganun ba? Pero the same din naman ang ano, principle. Ganun din naman, in out lang yan. Transmit, receive, ika nga, yan. Nandito lahat. Pati yung pati yung ano yan, charger ng wireless. So halika, puntahan na natin yung gagawin ko.
guys, ngayon kakapitan natin itong ano, yung pinaka satellite antenna niya. Ipapakita ko siya, ito yung antenna, ito yung coaxial RF connector. So simple lang. Tornillo lang natin, i-screw lang natin dito yan. Sikipan lang natin mabuti. Kasi baka mamaya magkaroon ng loose contact. After yung malagay na to, balutan natin ng ano, ng electrical rubber tape. Tapos ng electrical rubber tape, PVC tape naman, yung regular na electrical tape para hindi ma-scratch. So ito yung electrical rubber tape ko. Lagyan natin siya. Ang purpose ko nito para hindi pasukin ng moisture, lalo na kung bad weather. Kasi hindi tayo sigurado sa seal nito. May seal kasi rito, may rubber pa siya eh. Ito yung rubber. Hindi tinalagay yan. Kasi para sure tayo, hindi pasukin yung signal natin. Kaya minsan naman, nagkakandak siya ng moisture. Pag nagkandak siya ng moisture, magkakaroon siya ng parang umido ba, kung tawagin. Papasukin siya rito. Siyempre, hindi nga pumapasok yung ano, yung tubig. Pero yung moisture naman, pasok siya. Kaya kailangan. Kasi huwag kayo masyadong magpapakatiwala pag kinabit nyo na porkit may cover, eh okay na. So para safe tayo. Pero actually, wala sa manual to. Diskarte ko na lang to. Ewan kong diskarte na iba kung paano. Ako na lang na ganun nito. Kasi sa broadcasting, pagka naglalagay kami ng antena sa labas, ng mga antena na malalaki nga lang dito. Ito, malaruan lang to doon sa broadcasting. Naging trabaho ko dati. Simple lang to. Kahit kayo, makakabit nyo to. Basta't meron lang kayong manual guide. Yan. Okay na siya ngayon. Okay na. Tignan nyo, okay na siya. Okay na siya. Yan. Again, para sure tayo. Para hindi siya mag-grid. Lagyan pa natin ng dalawang klase tape ko ah. Ito malaki naman to. Sa parang sa pinakamalaking wire. Kakabit din natin yun. Muna maliit na wire na electrical tape yan. Yan din natin. Kita nyo ba? Yan. So, kunti lang. Protection lang naman yun eh. So okay na tayo. Ha? Kapit na natin yung cover. Yung cover nya. Yan. Gasket muna pala, sorry, nakalimutan natin. Yun, yung gasket para sa tubig. Yun. Dito natin lalagay yung gasket para mas maganda. Dito, lagay natin dito yan. Tawagin to gasket, o-ring gasket, o-ring. Makina ganyan din. Makita nyo. Slowly lang, baka maputol kasi manipis lang. Dahan-dahanin lang natin, mag-time ko madali. Kasi importante, malapad siya sa pinaka-hole niya o sa pinaka-kanal. Yan. Be sure na lapat siya. Yan. Lapat na lapat na, di ba? Napawisan ako mainit. Nandito kami sa ano ngayon eh, sa India. Bawal lumabas kasi may COVID, alam niyo naman. Ilang buwan kaming naka-quarantine, tapos lalabas kami, wag na lang. Tsaka na lang tayo mamasyal sa Pilipinas na lang. Yan, natin. Tapos, of course, tornillo. Allen key. Allen wrench yan ito. Kita nyo. Masyadong masikip guys ha. Baka masira yung ano. Cover. Okay.
Balansin nyo lang ang ano, ang sikip. Okay, sa kabila naman. Huwag yung sabay-sabay, isa-isa yung sikip lang. Dapat ha, sabay-sabay siya. Oh, naramdamin yung kumapit na, kabila naman. Yan. Sa mga baguhan, madali lang para sa inyo to. Basta sundin nyo lang yung manual instruction. Parati tayong susunod sa manual instruction. Minsan kahit na may manual instruction, pag nakita mo, alam mo na kagad, di ba? Pero mas maganda pa rin yung ano, tignan nyo. Tulad nito, oh, dali lang to, ganito lang. Kasi nakapag-install na ako dati nito. Pero tinitignan ko pa rin yung, binabasa ko pa rin yung manual niya. Mamaya may bagong ano eh, may bagong style. Di natin alam. Tirada tayo ng tirada, masira pa lang. Minsan kasi yung mga ganito, ano to eh, fragile to eh. Mamaya mabasa kahit na bagay ito, pati iba itong ano na ito, klaseng ano na ito, hard plastic. Pagka-sure ka na masikip na, balansihin mo lang. Actually, nakapag-layout na kami ng wire, na yung pinaka-main line nito, na-layout ko na. Kansa sa video rin yan, kana namin ni-layout. Mula rito sa bridge, pababa hanggang steering room. Yun nga pala yung Citadel namin, yung steering room. Doon ko ilalagay yung mismo telephone niya. Yan. So, okay na, masikip na para sa akin. Hanta na lang. Krusuhan lang to. Yan, masikip na. Huwag yung masyadong pupwersahin. Para masira. Yan. Tapos yan, ito naman holder. Pasok natin siya dito. Sakto yan, no? Sakto, di ba? Pasok natin dito. Ikot lang natin. Slowly. Slowly hanggang ma-reach niya yung pinaka-top niyan. Sigipan nyo ng gusto. Huwag naman yung sakong-sakong sik. Ano lang ha? Yung pulso lang ha? Kasi baka mamaya ma-lustred. Pag alam nyo yung tighten na, alam nyo okay na. Na, tapos dito natin ito yung kakabitan sa tubo. Kasi ito yung kukunik natin to sa mismo mainline ng coaxial nya. Coaxial cable. Okay na tayo dito. So, step naman, paano mag-layout ng pagpunta tayo sa Siri, kung tawagin natin, dun tayo ang pinaka-citadel natin. Okay, guys? O, kakabit na natin ito, ha? Satellite telephone communication. Yan tinatawag papunta sa Citadel. Ayan. Papunta tayo sa Citadel. Ayan, dyan nakita niyo yung wire. Ayan, dyan pag dinaan. Ayan. Ayan. Tapos, nagbutas ako rito. Butas ako dyan. Winelding yan. Winelding ko. Ayan, papunta rito. Ayan, mag-isa tayo dyan. Pinturahan na lang dyan, tsaka lagyan ng pati. Ayan. Pababa tayo, yan. Tapos, dito ako kumuha ng power supply ng radio. 100 volts lang to, eh. Auto volts naman yun. Yan, tinanggal ko to, dyan ako kumuha. Hindi naman kasi ganun ginagamit to, eh. Kaya okay lang. Yan. Pababa dyan. Yan. Tapos, tinanggal ko yung mga wire yan. Tanggal ako ng mga wire para may pasok ko itong malaking kable na to. Yung malaking kable na yan, tinanggal ko to yung mga wire na yan. Tapos mapaba na sa steering. Yan. Baba tayo sa steering, medyo maingay lang dito. Yung steering, yan yung pinakatimo ng barko. Pag
dito kami safe pag mayroong mga pirata. Yan. Yan tayo, yan. Yan. Nasa ito na yung taas. Kami sa taas. Yan na yun. Baba siya. Ah, kung makita nyo. Yan. May sobrang haba. Inano ko, ni-roll up ko siya. Nalagyan ko ng clip, nalagyan ko ng support para hindi magasgas. Nalagyan ko siya ng clip. Yan. Ito na yung dulo. Nga pala, Tekno, no? Pag magkakabit kayo nito, lagay nyo na suporta, lagay nyo na cover para hindi masira yung dulo niya. Ganon din ka sa kabila. Yan, tatagalin ko na siya. Ah, kasi mamaya, hindi nyo ina na yan. Masira yung pinaka connector niya. Yan, nilagyan mo nito para hindi masira yung ano niya. Yung pinaka-connector niya. RF connector. Dalhin niyo na lang. Nilagyan mo rin ang electrical tape para sure. Kasi baka mamaya mabasa ng ulan. Yan. Dahil na, safe siya. Yan. Dito ko na i-connect yung pinaka-satellite antenna niya. Yan. Maingay lang dito. Bahala na kayo kung nadidinig niyo ako. Natanggal na siya. Bukod na may protector pa siya. Yung protector to eh. Cover niya. Tapos nilagyan ko pa siya ng balot. Electrical tape plus ito. Duct tape, matawagin. Yan. Yan yung dulo niya. So ngayon dito tayo sa manual. So sa manual niya, yung number 7 ito. Radium connector. Dito tayo kukunik yung papunta galing sa antena niya, yung sa cable na in-install natin. Ito yun. Ito. Number 7. Kung makikita nyo yung number 7. Yan. Ito yung number 7. Yan. Number 7. Tapos ito naman sa GPS connector. GPS. Global Positioning System. Ito na yung pinaka-antena niya. So, ang function naman ito, kung sakaling may anti-piracy nga, dito kami tatakbo sa Citadel. Yung Citadel nga namin, yung steering. So, malolocate kami ng authority o kaya yung owner kung nasaan kami, anong location na namin. Dahil naka-global positioning kami. Dahil at the same time, naka-connect siya dito sa unit. Ito yung unit. Yan, kung makikita nyo. So, nagbabato siya ng signal doon sa may antenna kinabit natin. Tapos ito, of course, power supply. Power supply. Ito yung power supply. Ito siya. AC to DC. Yan. Auto volts naman to eh. From 90 volts hanggang 240 volts. Tapos, ito naman sa headset. Kung gusto nyo kapitan ng headset. Kung gusto lang sila na magkadinigan, yan. Kakabit dito yung headset. Parang sa Walkman lang din o kaya sa cellphone ng ano. Ganun lang din siya. Yan. Nandito naman lahat sa manual yan. Tapos, ito naman. Sa alert. So ayan, sa number 9 alert loop. May kinakabit pa rin itong pyesa. Kaya lang ewan ko meron doon sa taas. Pero alam ko wala eh, parang mga monitor ba. Ganon, dito kinukonek yan. So ito yung iridium satellite po natin. Bali yung signal nito, tatransmit na rito. At ito naman, papunta doon sa antena natin, yung kinabit nating antena. So wala na tayong problema. Papakita ko naman sa inyo kung saan nakalagay yung SIM card na sinabi ko sa inyo. Pakita ko, buksan natin yung loob nitong satellite phone na to. So ito yung baterya niya. Battery. So nakikita niya, yan dyan, ini-insert yung SIM card. SIM card ng Iridium, yung pinakita ko sa inyo. Yung una pa, unang part natin. Yan yun. Yan. Bali, kakabit natin siya rito. Pag naka-insert na yung SIM card, so of course, lalagyan mo yung baterya. Yan, lalagyan yung baterya. Tapos, charge natin. Ito yung charger niya, kung makikita nyo, yan. Parang si ano lang din, cellphone. Yan. Tapos, baba nyo lang ito. Automatic charging na siya. Yan. At the same time, pwede rin tayong gumamit by through headset. Ito.
Yan. Tingnan niyo yan. Sasaksak lang dyan yung headset. Para kahit di natanggalin to, dito lang kayo dadial o kaya dito kayo tatawagan, dito na lang kayo makikipag-usap sa headset. Dito yung kukunik. Yan. So, number 7. Radio mong telephone connector. Yan. Tapos number 8. Ito yung number 8. Ito yung GPS, Global Positioning Connector. Yan. Ito yung antena niya. Ito nakikita nyo. Yan. Antena niya. Then, of course, power supply. Power supply, number 10. Yan dyan lahat yan, eh. Yan, power supply. Yan lahat siya. Yan. So, tapos na tayo dito. Na-install na natin. Ngayon, ta-try out na lang to. Okay? Yan. So, ngayon, install na natin tong SIM card ng Iridium. Binigay sa akin ni Kapitan. Yan. Ito yung baterya. Natin yung baterya. Yung baterya niya. Ngayon mga partner, na ituro ko na sa inyo kung paano mag-install ng Iridium Satellite Telephone Antenna. So hanggang dito na lang, sa susunod ulit. Bago ako magpaalam, paki-subscribe na lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko. Then, paki-click na rin yung notification bell. Paki-like at paki-share na rin sa mga kaibigan natin para every time na may video tayo, mapapanood nila. So hanggang dito na lang, mabuhay tayong lahat. God bless.